Bago walang bas sa pagmumotor at nag-aalangan ka pa sa kalsada, ito ang 7 tips para sa mga bagong motorista. Let's go! Eto nga at may motor ka na. Handa ka lang mag-adventure, handa ka lang mag-enjoy, handa ka na sa mga road trips kasama ng mga tropa mo. Pero medyo nakakatakot eh, no? Malamang leading up to this point, maraming taong nagsabi sa'yo, huwag kang magmotor, delikado yan, nakatakot yan, pwede kang mamatay sa pagmamotor. Totoo naman yun, hindi ko naman pagkakaila lahat yun. Kaya ang gagawin natin ngayon, pag-uusapan lang natin yung mga bagay na pwede ninyong gawin or pwede ninyong isipin pagdating sa pagmamotor o pagmamaneho in general. Totoo naman kasi na ang aksidente ay hindi natin maiiwasan yan. Kung maaksidente tayo, maaksidente talaga tayo. Pero may mga pwede naman tayong gawin para ma-minimize yung chances na yun. Hindi ako expert sa pagmamaneho. Hindi naman as if scholar ako ng pagmamaneho, kaya ako kayong bigyan ng tips na to. Yung mga tips na pag-uusapan natin ngayon, ito yung mga iniisip ko parati pag nagmamaneho ako, either motor or kotse. Matagal-tagal na rin ako nagmamaneho and feeling ko naman yung mga natutunan ko over the years of driving, makakatulong talaga yun para sa mga bagong tao eh. Ang pinaka-importanting tip para sa akin, relax ka lang. Ang dami nyo makikita sa daan na aksidenteng alam nyo na agad kung ano nangyari. Alam mo yung mga aksidenteng hindi lang talaga sila nagbigayan. Ang daming ganun. Pwede mong iwasan yun kung magre-relax ka lang sa daan. Sabihin na natin, nagmamaneho ka lang ganito, maayos ka, nasa within the lines ka, tapos biglang may nag-cut sa'yo na biglang may sisingit. Pag ganun, bigay mo na yun, okay lang yun. Alam ko yung feeling na parang ang sakit sa pride mo na may sisingit sa'yo na ganun, lalo na kung traffic, diba? Tapos may biglang sisingit na kamote sa'yo. Nakakainis yun, nakakairita yun, ayokong pinapadaan yung mga ganun. Pero nung nagsimula ako magmotor, hinahayaan ko na yung mga ganun. Sayang eh, sayang kayo sa energy. Kasi sabihin natin ganun nga, diba? May nag-cut sa'yo, tapos nag-aalit ka. Pinagmumura mo siya, ganun. Parang wala, galit na galit ka eh. Lahat ng pwede mo sabihin, sinabi mo na. At the end of the day, wala namang nanalo dun sa interaction na yun eh. Talo ka pa rin dun kahit anong sabihin natin. Kasi wala, bad trip ka na eh. Hindi naman ako magmamalinis na sabihin kung ako hindi ako nagagalit sa mga ganong klaseng kamote sa daan, coachman o motor. Nagagalit talaga ako sa ganun, naiirita ako, minsan sinisigawan ko pa. Pero as much as possible, ayoko nang gawin yun. Pangit eh, pangit sa pakiramdam eh. Tapos yun nga, ang best case scenario lang naman nun, mapabadtrip ka lang. Pero ano pang pwedeng mangyari? Pwedeng maaksidente, mabangga ka, mabangga mo siya. E di doble sakit ng ulo pa, di ba? Yung isang simpleng bagay na hindi mo naman kailangan gawin, hindi mo naman kailangan manggit-git o hindi mo naman kailangan mangipit, huwag mo lang gawin yun. Okay lang yan, hayaan mo na sila. Pag nasa kalsada ka talaga, dapat ang papairalin mo yung pagka-level-headed mo eh. Hindi kasi pwede yung ang dali mong magalit sa kalsada. Kasi delikado eh. Hindi lang siya delikado na baka maaksidente ka. Delikado pa na paano kung baliw yung nakasalubong mo, di ba? Baliw yung pinagmumura mo. Tapos meron siyang baril. Yari ka doon, man. Wala kang laban doon. Kaya, wag na. Ang pangalawang tip na pwede kong bigay na napaka-importante na araw-araw kong ginagamit, yung pagtingin sa linya. Makikita niyo yung mga linya sa daan. Lahat yan may ibig sabihin. Tinitignan ko yung mga linyang yan kasi gusto ko makita yung galaw nung sasakyang nasa harap ko. Sabihin na natin itong taxi na to, sinasakyan niya yung linya na yan, o kita nyo? So either gusto niya talagang kumaliwa dun or talagang gusto niya lang sumingit kung saan siya pwede. Pag ganun na medyo nakikita niyo nagde-drift siya to the left, edi huwag na kayong pumunta sa left niya kasi dun siya pupunta eh. Iwasan niyo na yun. Simple lang, 'di ba? Napaka-simple ng tip lang nun. Pero araw-araw kong ginagamit 'yun. Lalo na sa pagmumotor kasi maghahanap ka ng opening mo eh. Maghahanap ka kung saan ka okay, saan ka pwedeng pumunta, saan ka mag-accelerate. Eh pag ganyan, kita mo, sinastraddle niya pa rin. Hindi ako pupunta sa left niyan kasi delikado eh, doon niya gusto pumunta eh.
pupunta ako dito sa kanan. Para sa akin, yun ang isa sa mga pinaka-importanteng gamit ng linya sa daan. Siyempre, kailangan rin natin pag-usapan yung ibig sabihin ng mga linya na yan. Ano bang ibig sabihin pag double white line? Pag nandun ka sa isang double white lane na daan, solid white lane, ang ibig sabihin nun, meron lang pwedeng kaliwaan. Merong break sa kalsada na may possibility na may magle-left. Pag double solid yellow lane naman, ang ibig sabihin nun, walang break yung kalsada at hindi ka talaga pwedeng mag-overtake kahit anong mangyari. Nakita rin kayo, merong solid line tapos merong dotted line na katabi. Tandaan nyo lang, pag ganun, hindi pwedeng mag-overtake yung nasa side ng solid line. Ang pwede lang mag-overtake yung nasa side ng broken white line. Yun lang, simple lang yun. Hindi ganun kahirap intindihin yung mga linya. Marami pang ibang mga linya, pero ito, parang ito, anong ibig sabihin yung broken white lane? Ibig sabihin yan, pwede kang mag-move through lanes as long as you're careful. Tapos syempre, meron rin tayong line para sa motorsiklo na usually blue. Meron rin tayong line para sa mga bikes. Importante yung mga linya. Nandyan yan for a reason. Hindi lang yan palamuti sa daan. Ang pangatlong tip para sa mga bagong motorista, sumunod kayo sa batas ng daan. Huwag kayong magpa-peer pressure. Alam niyo yung nasa stoplight kayo, tapos nakita niyo yung red pa yung light, pero yung mga katabi niyong motor, nag-go na. Huwag kayong magpa-pressure sa ganun. Hindi niyo kailangan mag-go nun. Kahit anong mangyari, kayo yung tama dun for not beating the red light. Yung mga traffic rules and regulations naman, nandiyan yan hindi para inconvenience tayo eh. Nandiyan yan para protektahan tayo. Pinag-usapan ko na ito sa isang video ko dati, pero yung example na nagbibit ng red light, yung parang sinabi ko kanina, ang sama nun, napaka walang kwentang gawin nun. Kasi ano ba naman yung matitipid mong oras dun? Ilang segundo lang. At most 3 seconds. Mapapabilis ka ng 3 seconds. Tapos ang thing pa dun, hindi naman as if pag nag-go sila ng ganun na nagmamadali sila or anything. Hindi, nasanay lang talaga silang ginagawa yun. Huwag na huwag niyong gagawin yun kasi oras na may mag-beat ng red light dun sa other side, tapos ikaw dire-diretso, araw-araw aabot mo dun, patay ka talaga dun. Marami kayong makikitang videos na ganun na mga inaararong mga motor. And syempre kasalanan nyo nung nag-araro sa kanila, diba? Kasi ba't ka beating the red light? But at the same time, pwede mo sanang iwasan yun kung hindi ka nagja-jump ng red light. Diba? Simple lang naman eh. Marami ka talaga makikitang nag-violate ng rules and regulations everyday. Pero hindi ibig sabihin nun, olats kang tao kung hindi mo yun ginagawa. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka madiscarding driver kasi hindi ka nagja-jump ng red light. Ibig lang sabihin nun, binavalue mo yung safety mo above all else. Ang number 4 tip ko para sa mga bagong nagmomotor, tansyahin ninyo yung speed ninyo. Meron ako napanood dati, kasi nung bago ako, syempre naghahanap ako ng mga YouTube videos, no? Naghahanap ako ng mga tips and tricks ng pagmomotor sa Pilipinas. Merong isang vlogger na nagsabi, okay lang yan, kahit sobrang bagal nyo, basta makakarating naman kayo sa destinasyon, bagalan nyo lang. Huwag kayong magmamabilis kahit sobrang bagal, kahit 30 lang kayo. Tapos nasa EDSA siya. Putik, nagde-demonstrate siya na okay lang na mabagal. Tapos nasa EDSA siya. Hindi yun okay. Meron tayong mga speed limits, pero meron ring mga speed na kailangang minimum. Gets kayo sinasabi niya na bagalan mo, huwag kang magmadali. Okay yun, tama naman, sound advice. Pero ang problema kasi dun, pag nasa highway ka, tulad nung EDSA nga, hindi ka pwedeng 30 lang dun. Mas maaksidente ka sa EDSA kung ganun yung takbo mo, kung ganun ka kabagal. Meron ka minimaintain na minimum speed dapat sa mga highway. Sa SLEX, ang minimum speed mo dun, dapat 80. Ang maximum speed mo, 100. Pag sa SLEX, nagtong-travel ka ng 50 kilometers an hour, delikado yun.
sobrang delikado yun para sa'yo, tapos nandadamay ka palang ibang motorista kasi hindi ka dapat ganun kabagal sa highway. Tapos nansyayan nyo rin, halimbawa nasa residential area ka, hindi ka naman naharurot sa residential area eh. Doon, dapat magbagal ka doon kasi hindi mo alam, biglang may mga lumalabas, biglang may mga tumatawid, may mga naglalarong bata sa kalsada. Kailangan aware ka dun sa kung nasaan ka at ibagay mo yung speed mo. Parang ito sa EDSA ngayon, syempre mabagal to kasi medyo traffic kahit Sunday. Pero as much as possible, hindi ka pwedeng naka-30 ka lang tapos nandito ka, di ba? Nandito ka sa daan or yung tulad ng video na napanood ko, nandun pa siya sa bike lane tapos 30 siya sa EDSA. Grabe yan. Tawa ko ng tawa dun kasi ang daming nagko-comment rin na oo nga, tama ka idol. Dapat nga ganyan lang kabagal, di mo naman kailangan magmadala. Hindi ganun yun, hindi talaga ganun yun, maling mali yun. Ang number 5 tip ko para sa mga baguhang motorista, alamin ninyo yung galaw ng mga kasabay ninyo sa kalsada. So take natin to example na to. Yung mga taxi, madalas dyan yan sa kanan kasi ayan siya, wala siyang pasahero, naghahanap ng pasahero yan, so madalas nasa kanan yan parate. Pag nakakita ka ng mga taxi o kaya mga jeep, ganun pareho yan, yung mga jeep parating nasa kanan ng lane yan kasi either magbababa yan or magsasakay ng pasahero. Pag nakita mo na maraming jeep or maraming taxi dun sa kung nasaan ka, dito ka na sa gawing gitna, diba? Huwag ka na dun. Kasi alam mong dun, mahihinto at mahihinto ka. Tapos alamin ninyo yung galaw ng mga private vehicles. Ako personally, ganito yung pag-profile ko ng mga drivers. Pag nakita akong naka-SUV yan, mga malalaking SUV, mga Fortuner, ganyan, yung mga mamahalin na SUV. Basta pag mo ang mamahaling kotse na SUV, ina-assume ko na driver yung nagmamaneho niyan at hindi yung may-ari. Medyo iwas ako sa kanila. Ako na yung gumigilid, ako yung tumatabi kasi madalas yung mga ganyan, napaka-erratic ng driving. Either mag-overtake ng mag-overtake or gigit-git ng gigit-git. Okay na yun, nahayaan ko na silang gawin yung trip nila. Madalas yung mga sedente, natrato ko yan na sila talaga yung may-ari ng kotse yung minamaneho nila. So, more often than not, mas may tiwala akong sabayan yan kasi nag-iingat rin yan eh. So, ayan, parang siya. Komportable ako nandito ako kasi alam ko hindi siya magsaswerve ng basta-basta. Again, pwedeng mali ako, pwedeng biglang kupal pala siyang driver, di ba, magsaswerve siya. Pero, take lang natin yung mga bagay in generalities. Timplahin mo lang, titimplahin mo yan, depende rin kasi kung nasaan ka eh. Madalas pag nasa Manila ako, dun medyo walang batas-batas dun eh. Kaya kahit ano ginagawa ng mga tao dun, yung mga e-bike dun magkakat sa'yo kahit out of nowhere. Syempre yung mga ibang kasabi mo sa kalsada, diba, tulad ng mga Grab drivers, mga Move It, Lala Move, madalas yung mga yan nagmamadali yan. Either naghahanap sila ng pasahero, papunta sila sa pasahero nila, or yun nga, may de-deliver sila na syempre gusto nalang makarami, diba? Nagmamadali yan most of the time. Hindi kasi nasabing kamote sila. Ang point ko lang is, maghahanap yan parate ng optimal route. So sabihin natin, chill-chill ka lang, tapos napapansin mong yung Move It sa likod mo nagmamadali. Eh, okay na yun. Padahanan mo na siya, ayaw mo na siya. Ikaw na yung tumabi. Ikaw na yung mag-adjust. Pag nagmamaneho ako kasi, lalo na pag nagmomotor ka, kailangan talaga vigilant kay. Pag nawala yung care na yun, yung concentration mo sa daan, yung pagtensya mo sa mga taong nasa paligid mo, dun ka talaga mayayari. Unahan nyo na yung masamang sitwasyon bago pa dumating sa inyo. Either umiwas kayo or kung pwede, unahan nyo yung problematic na situation or na driver. Ang number 6 tip para sa mga bagong motorista, keep your motorcycle well maintained. Meron ako narinig na quote dati nung nagsisimula ako, nung nanonood ako ng mga videos niya. Galing ata siya kay Motojitsu. Sabi niya, "If you take care of your bike will take care of you."
And sobrang totoo yun, kasi sa motor ko lang talaga naramdaman yung ang arte talaga ng motor. Kasi sa kotse hindi ganun kaarte. Yung usapang tire pressure pa lang, pag meron kang gulong sa kotse na medyo malambot, sabihin nating bumaba siya ng 20 PSI na dapat 30 siya, hindi mo siya mararamdaman ng sobra. Hindi ka maapektuhan ng todo-todo pag ganun yung sitwasyon mo. Sa mga motor, pag nag 20 PSI itong gulong ko sa harap, mararamdaman ko yan. Mararamdaman ko either dumudulas siya, parang hindi ayaw sumunod ng motor mo sa'yo, or mag-wobble lang konti yung motor mo. And nakakatakot yun. Pag yung oil mo madumi, na umabot ka na ng 3,000 kilometers, hindi mo pa rin pinapalitan, yari ka dun, ma-feel mo yun, yung hatak ng motor mo, ang hina, nagko-consume siya ng gas more than usual. Tapos mararamdaman mo, iba talaga yung takbo niya sa daan. Kaya dapat talaga kilalanin mo yung motor eh. Dapat alam mo kung ano yung tamang pakiramdam niya and ano yung pakiramdam niya pag may mali na. Ang number 7 na huling tip ko para sa inyong mga baguhang riders, enjoy the ride. Mas madaling ma-enjoy yung biyahe mo pag nagmo-motor ka. Hindi yan tulad ng pag nakakotse ka na bawat minuto mo sa traffic parang pinaparusahan ka. Marami ka kasing pwedeng gawin sa motor eh. Marami ka pwedeng ikutan. Madali kang mag-maneuver. Pwede kang mag-take ng mga ibang mga rutang hindi pwedeng kunin ng mga sasakyan. Ang pinakamagandang mapapayo ko sa inyo, mag-progress kayo at your own pace. Huwag niyong tignan yung ibang mga kaibigan yung nagbabanking-banking sa Marilaki or nasa SLEX, sobrang bilis nila. Okay na yun, hayaan nyo sila dun. Hindi mo kailangan gawin agad yun. I-enjoy mo lang yung proseso na natututo ka lang pagmumotor, na nagbabiyahe ka, na enjoy mo yung connection mo with your motorcycle and the road. Enjoy mo lang yung hangin na sumasalubong sa'yo pag nagmumotor ka. Pag ina-enjoy mo yung ride mo, mas magfa-fall into place na lahat eh. Huwag kang magpaka-stress, huwag kang magpaka-galit. Kung maiinis ka sa kamote na muntik nang bumangga sa'yo, okay na yun, sige, maiinis ka, ilabas mo. Pero huwag mong hayaang maapektuhan yung buong ride mo, buong araw mo dahil sa isang taong yun. Kasi mangyayari at mangyayari yun eh. Marami kang makasalubong na kamote sa daan. Marami talaga. Di simple mag-maneuver ng sasakyan dito. Hindi tulad sa ibang bansa na strict sila sa mga patakaran nila, ganyan. Dito kasi medyo tansyahan yung batas eh. Kaya ang hirap. Para sa karamihan ng tao, and para sa akin rin, hindi talaga safe magmotor dito. Pero yun nga, ang pwede na lang natin gawin, dahil nga masaya magmotor at ayaw natin i-give up yung pagmamotor, subukan na lang natin i-minimize yung chances na pwede tayong ma-aksidente. I-control mo na lang yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Ilalayo lang talaga natin yung sarili natin sa kapahamakan. Marami pang mga tips out there. Marami pang mga pwedeng malaman at matutunan tungkol sa pagmamotor at pagmamaneho in general. Pero for now, dito muna tayo magtatapos. Kung meron kayong suggestion ng topic na gusto nyong pag-usapan natin, sabihin nyo lang. Comment lang kayo sa baba. Natutuwa rin kasi akong gumawa ng ganitong mga klaseng videos. Hindi lang yung mga vlogs, ganun. Kasi gusto ko rin nag-i-impart ako ng knowledge sa mga taong naghahanap ng knowledge na yun. Kung may natutunan kayo sa video na to or natuwa kayo sa video na to, like lang kayo, comment, subscribe kayo sa akin. Malaking tulong sa channel kayong bawat like and bawat subscribe ninyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam!